Welcome back dito sa Milrops TV. Salamat sa buhay at lakas na bigay niya sa atin. So ngayon, ang topic natin ngayon guys, ang pag-usapan natin ngayon, una sa lahat, magandang araw mga ka-alright, mga kababayan, mga kaibigan, sa mga nag-subscribe sa channel ko, thank you. Sa mga hindi pa nag-subscribe, sana mag-subscribe na kayo guys, dahil dito sa channel ko ang mga tinuturo dito about sa ating mga kalusugan. Kung may mga pakialam kayo sa kalusugan nyo guys at hindi nyo inabuso ang katawan nyo, i-consider niyo tong Milrops TV to subscribe. Ayan guys, so dito na tayo sa ating main topic ngayon. Ang main topic natin ngayon guys, alamin natin ang mga benefits sa raw foods benefits. So ang raw foods or yung hilaw na pagkain, maigi pala yan guys na dapat natin kainin. Ayon yan sa medical news study. So may statement dito, so basahin na natin para maintindihan natin. Ayon dito, many people on the raw foods diet believe that it make the body better, able to prevent and fight disease, especially chronic condition. So ayon sa medical news study, pag kinain daw natin yung mga hilaw na gulay, kasi kumuli naman prutas, karamihan hilaw kinakain natin. So sa ngayon, ang masasabi ko dito, kung gagawin natin po guys at 100% effective, ang gagamitin natin na mga pagkain na kainin natin ng hilaw, yung organic. So kung wala talagang organic, linisin lang natin ng maigi guys, para sip tayo sa gagawin natin na proseso na to. Ayan, dapat natin maintindihan sa video na to. So raw foods high in nutrients. So ang hilaw na pagkain guys, mataas ang mga nutrients. Raw food diets tends to be high in vegetable, nuts and legume, all of which are staples of a healthful diet. Eating a range of these foods will provide plenty of vitamins, minerals and helpful fats and protein. Yan guys, vegetable, nuts, legume, pagkainin mo ito guys will provide plenty of vitamins, minerals, helpful fats and protein. So yan ang pwede nating kainin guys, yung nuts, vegetable, yan. Weight loss. If a person wishes to lose weight, eating mainly uncooked foods can help. This is because raw foods are usually low in calories. So ayon sa statement dito sa medical news study, pag gusto mo raw na pumayat o magbawas ng timbang, kumain ka ng mga raw foods, yung mga hilaw na pagkain, gulay, ayan mga gulay. So automatic naman prutas, karamihan dyan hilaw eh. Ayan guys,
So ang matindi pa dyan guys, pag kumain tayo ng ilaw na gulay, nariritin dyan ang enzymes. Yung enzymes guys, tumutulong yan para pagtunaw ng mga pagkain na kinakain natin, yung enzymes. Yan, dapat natin maintindihan mga ka-alright. At sana nasundan nyo itong video na to, na naintindihan nyo sa mga sinasabi ko. Kasi guys, kung gagawin nito 100%, magiging healthy tayo guys. Sa mga pinakakay ko dito, 100% magiging maganda ang pang kalusugan natin guys. Ayan. So mga tao daw naniwala, believes that the raw foods diet will lead to the following benefits. Two of these are more energy, clearer skin, better digestion. Digestion. Ayan. So mga tao na naniwala na pag kumain sila ng mga hilaw na gulay ay more energy, clearer skin, better digestion. So ngayon guys, alamin naman natin yung mga pagkain na pwede nating kainin na hilaw, or kung hindi naman natin kainin hilaw, i-recommend dito na i-steam or ano guys, i-ano nyo, i-blender nyo, gawin yung juice. Yan ang pinakadabis dyan na gagawin dyan para makain natin ng gulay na hilaw. I-blender natin guys. Yan. So alamin na natin guys kung anong mga gulay yan. Yung spinach. Ayan guys, yung spinach, pwedeng kainin natin ng hilaw yan. Yun nga, sinabi ko sa inyo, i-blender nyo guys, gawin yung juice para makain nyo siya ng hilaw. Kali. Ayan guys. Number 3, broccoli. Broccoli guys, pwedeng kainin ng hilaw yan. Or kung ano guys, i-ano nyo guys, steam yung half, ay ano lang, yung tama lang. Tapos peas, sweet potatoes, beets, carrots, fermented vegetable, tomatoes. So yung tomatoes guys, maganda yung tomatoes guys, source kasi yan ng lycopene. So ang lycopene guys, isa rin yan nakakatulong sa ating sa puso, sa ating heart. Yan, maganda yung lycopene guys, yan sa kalusugan ng ating puso. Yung garlic, ang garlic guys, maganda din yan sa high blood. So pag nakaramdam kayo ng high blood guys, may high blood kayo, kumain lang kayo ng bawang guys, 100% nakakatulong guys pambababa ng high blood. Ayan. So ngayon dito naman tayo sa onions. Ang onions guys, maganda yung onions sa kasi may isang substance dyan guys sa onion eh, yung sulfur, source yan ng sulfur yung onion. So magaling naman kainin ng onions yung sibuyas na hilaw eh, ihalo mo siya sa salad. So
para makain mo siya ng ilaw. Ayan. Alpha Puff Sprout. And guys, papakita ko yung itsura yan kung anong sabihin ng Alpha Puff Sprout. Bell pepper, cauliflower, saka yung seaweeds. So ang seaweeds guys, kasama na dyan yung spirulina. Natalaga ko na rin yun yun guys, yung spirulina. Yung spirulina, napakagaling yan sa ating kalusugan, sa mga benefits niya. Ang spirulina din, nakakatulong din yan, may ano siya eh. Sa mga cancer, yan, almoranas, yung mga, yung naka, nai-discuss na rin yan kasi mga parang vlog na yung mga benefits dyan sa spirulina, marami din yung mga benefits, mga magandang benefits guys. Kung may time kayo, add. Titingnan nyo doon sa mga nakaraan kong vlog. Nandun na yun guys, yung tungkol sa spirulina. Yun. At sa ngayon guys, sana guys, sa mga nabanggit ko, may idea kayo, may natutunan kayo. At kung mahilig kayo sa mga ganitong video, bago kayo sa channel ko, huwag sana ninyong kalimutan na i-consider itong channel ko, na i-subscribe, like, comment, share, at pakipindot na rin yung bell button para updated kayo pag may bago akong video na i-upload. So sa mga gusto na ma-share out yung pangalan nyo, maglagay lang kayo dyan sa comment box hashtag MelRapsTV para ma-shoutout yung pangalan nyo. At kung may mga gusto nyo na mga topic na ating didiscussin, ilagay rin nyo sa comment box guys. At sa awa ng Diyos at may buhay pati at lakas, at talakayin natin yan. So hanggang sa muli sa ating pagkikita sa aking next vlog, ay ko'y ay magpaalam sa inyo at sana ay natutunan kayo sa mga nabanggit ko. Paalam, bye bye at ingat kayo. God bless.